Hello, good morning everyone. Andito na naman ako sa ating kusina. Welcome to my channel, Mamlets. Ngayong araw ay gusto kong magluto ng escabeche. Kasi medyo namimiss ko na yung escabeche isda. Kaya ngayon mga Mars, samahan ninyo ako sa aking pagluluto ng escabeche. Okay, bago tayo magsisimula, ipapakita ko sa inyo ang ating mga sangkap kung paano natin lulutuin ang escabeche isda. Okay, ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang ating mga sangkap. Ito na ang ating mga sangkap. Ipakita ko na sa inyo, ito ay luya. Ang ating sangkap sa ating escabeche. Bawang, sibuyas, ito ay bell pepper, yung pula na sili. Mabango kasi ito, ito ang isa na pinaka-importante sa ating escabeche. At ito naman ay carrots. Yan. Ang ating panggisa mamaya ay mantikilya. At ito naman ang sibuyas na dahon ay optional naman. Pwedeng hindi ka maglagay at pwede rin. At itong ating tomato paste. Pangkulay natin sa ating escabeche. Instead na asuite, ito na lang ang ating gagamitin. At ito ang ating pangtimplang patis. At medyo kulangin sa sa ating timpla, ito naman ay asin. At ang ating buong paminta, yan. At ito naman ang suka. Hindi pwedeng mag-escabeche tayo na walang vinegar na gagamitin. At ang ating tubig, syempre lagyan natin ng tubig para hindi siya masyadong maasin. At ito naman ang optional din, ang ating sesame oil. Yung kanyang pwede natin lagyan para medyo mabango ang ating escabeche. At ito naman ang ating seasoning. Depende niya sa atin kung ano ang ating pangtimpla na parang sasarap ang ating escabeche. At itong aking isda na 1 kilo, yan. Pangalan nito ay Dory, yung face Dory. Yan. 1 kilo po ito. Kaya ngayon, samahan niyo ako ngayon sa pagprito nito. Ipiprito muna natin bago natin siya gagawing escabeche. Okay, tara na. Gagawa na tayo ng pagpipritohan. Kailangan kasi ang ating kawali, paglagay natin ng mantika, kailangan ay mainit siya na mainit para hindi siya didikit. Hindi didikit ang ating isda. Okay na, tara na. Magprito na tayo. Kailangan natin ay mainit na mainit siya para hindi didikit ang ating isda sa pagpiprito. Ito na, okay na. Lagay na natin ang ating pritong isda. Okay.
Kalitpin na natin. Ang wait na ba? Ayan. Naman ay walang minit. Titingnan na natin kung ano na talaga yung luto na ba talaga ang ating pinirito. Depende na sa atin yan kung ano gusto natin luto. Ayan. More pa, more time pa. Ito, check na natin. Okay na. I-dry na natin. Ulit natin. Ayan, okay. Okay na ito. Okay, ito ulit. Eh, para tuyong-tuyo talaga siya. Pakulo muna tayo dito ng tubig at saka suka. Kasi isang kilo to, 1 cup of water at saka 1 cup of vinegar. Itimplahan natin yan. Pagka kulo niya, antayin natin na kukulo, lagyan natin siya ng sugar. Para yan ang ating ilagay na parang tubig mamaya doon sa ating gagawin igigisa. Pakukuluin muna natin. Pwede pwede uukayin para hindi siya maasim. O lagyan na lang muna natin ng ano, titimplahan muna natin ng mga kailangan. Ito, lagyan muna natin ng paminta. Ayan. At saka konting asin. Kasi yung asim at saka ano, asukal, para siyang balance lang. Kailangan balance ang sugar at saka yung asin. Kaya pakuluin muna natin. Pero parang konti siya. Maya na lang tayo mag-aad. Dahil 1 kilo yung ating isda. Kailangan pa natin mag-aad ng konting
tubig mamaya. Okay, pakuluin muna natin. Ito ay kumukulo na. Kasi kapag escabeche, kailangan natin ang suka at saka tubig. Pero kapag hindi yan siya, hindi pa siya kumukulo, kailangan hindi natin siya uukayin dahil pangit na ang kanyang lasa. Magiging maasim na siya. Kaya, ngayon ay kumukulo na, kailangan na natin siyang lagyan ng sugar. Yan, ito sugar kanina, hindi ko na ipakita sa ating mga sangkap. Yan, para manamis na miss ang ating escabeche. At saka, hindi ko muna siya lagyan ng pampalapot kasi yung ating ano, yung tomato paste, medyo malapot na yun siya. Yan. Kailangan pa natin itong tingnan natin. Dagdagan ng konting half of ano, water. Half cup of water. Kasi medyo maasim siya. Yan, pakuluin pa natin ng pakuluin. Antayin natin siya na talagang kumukulo-kulo na siya. Tikman natin. Dagdagan pa natin ang kalahating cup na tubig. Isang cup na suka at dalawang cup na tubig kasi kailangan natin i-balance ang kanyang asim. Medyo maasim kaya dagdagan natin. Okay, at titimplahin na natin kung tama ba ang timpla. Lagyan natin ng konti. Ito na ang ating pantimpla, yung patis. Ang kanyang ano, tamis, tama lang. Kasi 1 cup of sugar ang nilagay ko. Ayan, tama. Kunting asin pa. Hindi natin yan lagyan ng pampalapot, mamaya na. Doon sa ating gagawin pag-isa ng ating mga sangkap. Okay, ngayon, tama na yan. Dahil okay na siya. Kulong-kulo na. Yan ang ating isasabaw mamaya. Dito na natin igigisa ang sangkap. Itong ano, mantikilya, optional yan ha. Pero pwede kayong gumamit ng regular natin na mantika ilagay. Ako kasi gusto ko lang ganito ang aking mga gamit sa pagluluto dahil siyempre lutong ulam namin. Ito lagi ang aking inaano gamit. Pero nasa inyo yung kung gagamit kayo ng mantika na iba. Yung cooking oil na ginagamit regular. Kasi masarap ang lasa kapag ganito ang aking nilalagay na cooking oil. Okay, una nating ilalagay ang luya. Yan. Yan, una natin ilalagay. Kailangan magiging brown siya. Okay, sunod, ito na yung ating bawang. Yan, kailangan
brown siya. Ang bangin ng bawang. Kasi durog na pinagdidikdik kanina. Okay, ang sumunod natin ilalagay itong ating sibuyas. Yan. Optional naman nyo, sibuyas. Pwede kayong gumamit ng red na sibuyas. Ito kasi ang gusto ko dahil manamis na miss ang white na sibuyas. Tagalog na sibuyas ang tawag dito. Sulod, ilagay natin ang carrots. Ayan, carrots. At ito ang ating bell pepper, siling pula. Lagyan na natin ng konting powder, huwag na lang yung buo, powder na lang na paminta. Yan. Kasi may simpla na yung ating yung ginawa kong sauce kanina. Hindi na muna natin timplahan kasi mamaya na kung matikman natin kung okay na ba siya o hindi. At ngayon, lagyan muna natin siya ng konting tubig. Konting tubig lang. Para ilagay natin ang tomato sauce. Ayun, 1/4 of hindi siya didikit. At ito na yung ating tomato. Ito ang magbigay kulay ng ating escabeche. Ng ating escabeche sweet and sour. Matamis. Manamis na miss siya. Okay, at lagyan natin to ng sesame oil. Ayan, para maganda ang kanyang amoy. Ayan, at saka ang kanyang lasa. At ngayon, ilagay na natin ang ating sauce. Ito na. Yan. Ilagay na natin. Yan. Hindi lang natin inubos. Pakuluin muna natin. Tingnan natin ang timpla niya. Okay na ba? Dagdagan natin ang konting asin. Kailangan kasi balance lahat ang kanyang lasa.
Okay, pakuluin muna natin. At kailangan natin palang mag-add ng cornstarch. Kasi medyo lasaw siya. Hindi siya malapot. Yan. Padahan-dahan lang. At ang ating onion leaves. Optional kayo mag, optional naman ito eh. Pwedeng hindi kayo maglagay. Pero ako, naglalagay ako kasi masarap kasi pag may ganyan. Ito naman ang ating seasoning. Yan. Ito, malapot na. Oh. Okay na siya. Konti lang na ano. Isang kutsarita lang na. Isang kutsarita lang na cornstarch. Dagdagan pa natin ng konting asin. At saka konting isang kutsara pa na sugar kasi kanina 1 cup of sugar. Ngayon dinagdagan ulit natin ng isa pang kutsara para talagang sweet and sour. Okay, ngayon ilagay na natin ang ating isdang prito. Ayan na. Yan, dito yan natin ilagay. Pero pwede din naman natin siyang direkta sa plato at ilagay yung ating prito. Okay, dalawa ang ating gagawin. Kasi marami ito. Ito naman ay dito sa. Okay. Yan, pwede dito diretso sa ating plato. Yan. Hindi na kailangan ilagay sa yan. At saka ito naman, pwede na natin yan lang din i-steady pero ilagay din natin sa ating plate. Kaya dalawang paraan kung paano ilagay ang ating isda sa ating plate. Okay. Ayan. Hello mga Mars, nandito na ang ating ginawang escabeche, sweet and sour. Yan. Ito. Ang isang kilo, dalawang serving plate natin na nagawa. Kaya,
mga Mars, mga kaibigan, katrabaho, pwede niyo akong samahan pagtikim ng aking escabecheng sweet and sour. Madali lang itong lutuin, kaya ngayon, samahan niyo ako kung ano ang lasa ng aking sweet and sour na escabeche. Ito na. Yan, tikman natin ang isda, kung anong-ano. Ang sarap. Laging masarap ang aking luto sa aking kusina. Tama-tama, pang hapunan. Okay, hanggang itong mga ano, itong gulay na pagkasarap. Kasi parang half-cook ko lang siya, nilagay dahil nakaseparate yung kanyang ano, yung ginawa kong sauce kanina. Kaya, hindi siya ganong maraming sauce. Dahil tinatansa ko siya. Hindi ko talaga kaagad sinasabay dito sa mga sangkap. Kaya ito ngayon ang resulta. Ayan, okay ang kanyang result. Ang kanyang sabaw, tama-tama lang talaga. Balance lang at saka yung asin ng suka. Nung nagtitinda ako noon, may karinderya pa ako. Ito ang pinakabili sa aking paninda. Kaya, hanggang ngayon pala, hindi ko pa talaga nakalimutan ang aking mga luto. Paalaala ko, sa isang araw, nakakaluto ako ng 30 na putahe. Ubos yun, araw-araw. Kaya, lahat na luto, alam ko kung paano ang technique sa pagluluto. Kaya hanggang ngayon, ito pa, hindi ko pa makalimutan ang aking mga lutong masarap. At maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pagsama sa aking kusina. At huwag kalimutan mag-subscribe at like and share para update tayo sa lahat nating mga video. At maraming support, maraming salamat sa inyong suporta. Salamat.